Atin, ito na po, ibibigay ko na po kay Ate Melissa. Yan, oh, grabe yan. Kinakabahan ako, ako, kinakabahan ako. Hello. Ribbon cutting natin. Ribbon cutting dito naman. Ganda. Ay, ang ganda. Grabe naman, sana all. Hello mga langgam, pagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon magbibigay lang tayo ng sarili nating opinion at syempre ng latest update dito sa naganap na sa wakas na ribbon cutting nga sa bahay ni Ate Melissa. Lahat masaya, lahat nagkakaisa at dito makikita natin na umuulan ng blessings kay Ate Melissa. Umpisa pa lang yan, Ate Melissa. Alam ko marami pang darating na blessings sa buhay mo. Kaya kung ano mang natanggap mo ay pag-aingatan mo, pahalagahan mo, matuto tayong magpakumbaba at magpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga tao talaga na sila yung dahilan kung bakit nagkaroon ka ng magandang buhay at nabago yung bahay mo. Dito makikita natin mga langga na nagkakaisa yung mga Kalingap Team, Karipa member, Unicap member at syempre yung major sponsor natin na si Sir July Paunil na pumunta talaga sa ribbon cutting ng bahay ni Ate Melissa at syempre kay Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob at kay Ma'am Edna. Maraming salamat, maraming nakisaya. Kaya ito mga langga, panoorin natin ang kaganapan sa bagong buhay at bagong bahay ni Ate Melissa. Ganda. Ay, ang ganda. Grabe naman, sana all. Melissa Hinggaran ay pang 109 na po. Dami na, no? Dami na. Meron tayo sa iba't ibang lugar po. Meron tayo sa Ilocos, Mindanao. Meron kami sa Engineer July Paunil. Palakpakan po natin. Salamat po kay Val. Magandang hapon po sa lahat na nandito. Una po sa Diyos, ako po yung nagpapasalamat sa Diyos at tayo po lahat ay nagkaroon ng magandang pagkakataon para po magkasama-sama dito sa okasyon po. Dito po sa ribbon cutting po ng pagbabahay po kay Ate Melissa. Kinakabahan ako, ako kinakabahan ako. Oo, grabe, malaking kapital. Nagpapasalamat po ako sa mga vlogger na tumulong sa akin, lalong-lalo na kay Kuya Bal at kay Abedna. Nagpapasalamat ako kay God kasi nakilala ko si Kuya MR22. Siya ang tanging daan kung bakit ganito, kaganda yung bahay na tinatayo sa amin. Sobrang pasasalamat ko sa mga tumulong sa akin at sa mga anak ko. Sobrang pasasalamat ko sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Kuya. Si Kuya kay Kuya July na nagbigay sa akin ng pera. Laking halaga na rin po yun sa amin ang anak ko. Sa gagamitin ko po sa pang-negosyo sa kalito. Si Kuya salamat sa iyo. Sobrang saya ko ngayon. Lalo-lalo na kay Kuya Jason at kay Kuya Rab. Salamat Kuya Rab. Salamat sa mga Kalingap. Sa lahat na nag-i-sponsor. Sobrang pasasalamat ko sa inyo. Sobrang saya ko ngayon kasi nakita ko kayo sa harapan ko. Ang dami nyo. Nakabala kayo sa akin. Sobrang saya ko kasi nakita nyo ako. Grabe na abala nyo sa akin. Lalo na sa mga anak ko. Nandito na si Jimmy at si Monica. Yeah.
una yung pamilya ko. Nagpapasalamat ako sa muling pag-sponsor kay Jimin. Kung nasa man siya, sana marami pa silang matulungan. At lalong-lalo na kay Kuya Bal. Sana ituloy lang ang misyon ni Kuya Bal sa pagtulong sa mga mayayari. Sobrang saya ko kasi si Kuya Bal andito. Abala, nag-abala ko yung lahat sa akin. Kaya sobrang pasasalamat ko sa inyong lahat. At lalong-lalo na kay God. Hindi ko ito makakalimutan kasi sobrang ginawa ninyong kabutihan para sa akin. Salamat. So ayun na mga langga, maraming bisita, maraming kasiyahan lahat. Masayang masaya, lalong na si Ate Melissa. Napalaki yung pasasalamat niya sa Panginoon. Siyempre ito yung pinakagusto ko kay Ate Melissa kasi nga hindi talaga siya nagkakalimot na magpasalamat kay God sa lahat ng mga blessings na dumating sa kanya. Lahat naging emotional, lahat napakaganda ng mga message nila kay Ate Melissa. Kung noon talaga ay yung bahay niya ay sira-sira, napakaliit, binabaha, lahat sila ay nagsisiksikang magpamilya doon. Isang kwarto doon na sila kumakain. Pero ngayon, biglang bumuhos yung hindi inaasahang blessings kay Ate Melissa. Noon, marami tayong pinaiyak ni Ate Melissa sa kanyang buhay. At saka, thankful tayo dito. Kudos kay Mr. Binti Boy Vlog na kung hindi dahil sa kanya na hindi niya nakita si Ate Melissa, doon sa palingki ay hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung totoong katotohanan at kalagayan ni Ate Melissa. Kung hindi niya nakita at hindi niya na-interview, hanggang ngayon patuloy pa rin tayo na mag-iisip ng masama laban kay Ate Melissa na kisyo daw, iniwan yung mga anak, pinabayaan at hindi inalagaan. Pero nang dahil nga, kaya, pero God is good nga talaga kasi nga ginawa niyang instrumento itong si Mr. Binti Boy para malaman ng lahat kung ano talaga yung kondisyon ni Ate Melissa. At doon natin nalaman yung katotohanan na yung isang maliit na babae na walang kalaban-laban ay siya pala yung totoong kawawa. Siya pala yung ginawan o kinuha sa kanya yung freedom niya bilang nanay. Yung karapatan niya bilang nanay sa mga anak niya ay kinuha ng mga taong swapang na walang ibang iniisip kundi yung pera. Ginawa nilang negosyo yung mga bata, pinakinabangan nila yung mga bata para lang magiging marangya yung buhay nila. Samantala yung nanay ng mga bata ay kaawa-awa yung sitwasyon. Wala na talagang masyadong magandang tulog para lang ay maghanap buhay. Nakakaawa, yung pinakamasakit pa ay sinira nila yung buhay ni Ate Melissa. At dinuro pa nila at pinahiya pa nila at ginawan pa nila ng kung ano-anong masasakit na mga istorya at pinagsalitaan pa ng hindi maganda. Pinagbantaan yung buhay. Diba? Pero hindi natutulog yung Panginoon kasi nga marami siyang pinadalang ehemplo dito kay Ate Melissa para bigyan ng lakas at bigyan ng agarang tulong. Kaya ayan Ate Melissa, diba? Kung ano yung sakripisyon mo noon, kung ngayon noon ay gumagapang ka, wala kang kakampi, nakakaawa ka, pero ayan, lahat ng mga hinihiling mo, lahat ng mga sakripisyo mo, ayan, napakalaki ng ibinalik sa iyo ni God. Basta magtiwala lang lagi, huwag makalimot na magpasalamat at manalangin kay God kasi alam ko at na ibibigay niya, hindi man yan agara na ibigay niya lahat, agad-agad yung mga hinihiling natin, basta maghintay lang tayo at taimtim tayo na nanalangin sa kanya, makukuha at ibibigay niya talaga kung ano yung mga minimithi natin o hinihiling natin sa kanya. Kaya ayan na yung pruweba. Dumating yung napakalaki at napakaraming blessings kay Ate Melissa. Lahat kung anong problema niya ay nasolve niya. Kung ano yung mga problema niya hindi niya kayang solbarin noon o makuha lalong-lalo na yung karapatan niya bilang nanay sa mga anak niya. Ayan. Kung noon wala kang kakampi, mag-isa ka lang, ngayon marami ka ng kakampi at dito kami
na nagmamahal at sumusuporta. So, andyan sila Kuya Val, Kalinga, Ma'am Edna, sila Sir July, at marami pang mga vloggers yung nagmamahal sa'yo. Kaya sabi ko sa'yo, laban lang, tuloy yung buhay, huwag kang papayag na apak-apakan ka muli ng mga tao na yan. Kasi yung talaga yung mga sinasabi ko, yung mga tao na dinadown o inapak-apakan ng mga tao, yun talaga yung tinutulungan ng Panginoon para umangat. Kasi tested ang proven ko na yan, kasi nangyari na yan sa buhay namin. Kung ikaw yung dinadown na underestimate ka ng ibang tao, ikaw pa yung inaangat ng Panginoon. Ikaw yung tinutulungan nila. Kaya yan ang nangyayari kay Ate Melissa. Alam ko masayang-masaya si Ate Melissa. Napapaiyak si Ate Melissa sa message niya na hindi niya akalain na magkakaroon nga siya ng bahay. Diba? Sabi nga ni Mr. Benty Boy Vlog, Ate Melissa, nagtitinda ka lang ng gulay noon sa palengke. Ngayon, may bahay ka na. Kasi nga, deserve mo, Ate Melissa, kung anong meron ka ngayon. Kasi isa kang ulirang ina. Wala kang ibang iniisip, kundi yung kapakanan ng iyong mga anak. At syempre, yung makasama at makakapiling mo, yung mga anak mo habang buhay. Yun talaga yung pinaka-importante. Kasi nga, sila naman talaga yung sandalan mo at lakas ng loob mo kung bakit andyan ka araw-araw gumigising ng madaling araw at nagsusumikap sa buhay para makaahon sa pang-araw-araw niyo na buhay. Kaya yung mga blessings na dumating sa iyo, Ate Melissa, pahalagahan mo yan. Alagaan mo ng maayos, palaguin mo, kasi nga ang dami mong pera na ibinigay ng mga nagmamahal sa iyo, diyan pinadala nila kay Sir July Paunil. Maraming salamat din kay Sir July Paunil. Maraming salamat din kay Sir July Paunil, yung isang major sponsor talaga ng Coast Family, na sila talaga yung nagpagawa ng bahay nila, Ate Melissa. At syempre kay Kalinga Prab, kay Kuya Val Santos Matubang, na agarang action talaga yung ibinigay nila agad nung time na, sinangguni ni Mr. Binti Boy kay Kalinga Prab at kay Kuya Val yung sitwasyon ni Ate Melissa. Sa lahat ng laban ni Ate Melissa ay hindi siya iniwan ni Kuya Val. Lahat ng laban ni Ate Melissa, andyan si Kuya Val. Yan talaga yung totoong guardian angel ni Ate Melissa. Itong si Kuya Val Santos Matubang. Lahat na tamo, lahat na kamta niya, lahat na kuha ni Ate Melissa, yun ay dahil din sa tulong at tapang ni Kuya Val at ni Ate Melissa. Siyempre, at deserve ni Ate Melissa. Ngayon, Ate Melissa, masasabi ko na kumpleto na yung buhay mo, may bahay ka na, kasama na mo ng mga anak mo. Hindi na magbabaha dyan sa lugar mo, sa bahay mo, kung darating yung bagyo. Kasi nga sabi mo ay bumabaha dyan, tumataas yung tubig. Ngayon, magiging komportable na yung buhay mo. Kasi nga maganda na yung bahay mo. May second floor, masasabi natin na napakaswerte mo talaga, Ate Melissa. Masabi din natin na mayaman ka na. Kasi nga napakaganda ng bahay mo. Biruin mo. Sabi mo nga, di ba, sa paniginip ay ni hindi mo maisip na magkakaroon ka ng sariling bahay. Nising kung duling ay wala kang nagastos. Yan talaga yung sinasabi natin, na ang swerte ay parang ulan lang yan. Hindi natin malalaman kung kailan darating at kung kailan hihinto yung swerte. Basta magiging mabait lang tayo, magtiwala tayo at magiging magpakumbaba sa kapwa natin, tiyak na maraking blessings yung darating sa atin. Kaya ayan, Ate Melissa, masasabi ko, ipakita mo sa mga anak mo, lalo na kay Jimel at kay Monica, na yung karapatan mo bilang nanay. Ipakita mo sa kanila yung pagmamahal mo bilang nanay. Ipakita mo sa kanila na mali sila ng mga kung anumang binibrainwash nila sa yung mga anak. Pahalagahan mo yung mga anak mo, alagaan mo sila. Sila yung magiging priority mo. Palaguin mo kung ano mga binigay sa iyo na pangnegosyo. Alam ko malaking pera ngayon yung nasa iyo. Palaguin mo yan. Huwag ka na mag-isip-isip kung ano na mag-asawa ka. Hayaan mo yan yung mga lalaki na yan. Yung importante, yung mga anak mo. Meron ka ng mga anak, hayaan mo yung mga lalaki na yan. Minsan kasi yung mga ibang lalaki ay sakit lang sa ulo mo, Ate Melissa. Kaya yun lang ang masasabi ko. Thankful ka lagi. Sana huwag kang magbago. Tuloy ang buhay, lalong-lalo na kasama yung mga anak mo. Kahit na yan, tapos na yung bahay mo, nag-ribbon cutting na, andyan pa rin kami, andyan pa rin sila Kuya Val at Kalinga Prab, na patuloy na susuporta at magmumonitor sa'yo. Alam ko nga hindi ka nila pababayaan hanggang
hanggang sa meron pa talaga silang maitutulong sa iyo. Kaya Ate Melissa, masasabi ko lang congratulations. Alam ko masayang masaya ka kasi nga lahat kumpleto na sa gamit yung bahay mo. Kung ano man yung mga paghihirap mo noon, ngayon ay napakalaki ng ibinalik sa iyo. Maraming blessings yung dumarating sa iyo at maraming taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Yung payo ko lang sa iyo, kung ano man yung darating pang mga pagsubok sa buhay mo, wag na wag kang susuko. Manalangin ka kay God lahat na minimiti mo, basta taimtim tayo na nanalangin ay ibibigay niya at tutulungan kanya. Basta laban lang Ate Melissa, huwag kang patatalo sa mga demonyo sa paligid mo, hayaan mo sila, basta nasa katarungan ka lang ipaglaban mo yung karapatan mo bilang tao at karapatan mo bilang nanay sa mga anak mo. Huwag mo silang hayaan na makuha nilang muli yung mga anak mo. Huwag kang papayag na apak-apakan ka muli ng mga tao na yan na walang ibang ginawa kundi yung sirain yung buhay mo. Kaya maraming kaya congratulations again Ate Melissa, huwag kang magbago, matuto tayong magpasalamat at tumanim ng utang na loob sa mga taong tumulong sa atin nung panahon na walang wala ka. At syempre maraming salamat Kuya Val Santos Matubang, Ma'am Edna, at Kalinga Prab, kay Mr. Benty Boy Vlog, at lahat ng mga vlogger at lahat ng mga vloggers na sumusuporta at nagmamahal kay Ate Melissa at saka yung mga anak niya. Syempre kay Sir July Paunil at sa mga co-host members niya ay maraming salamat. More power, more blessings to come, and Jesus love us. We'll be right back.